operation po namin. So, yun. Nagtuloy-tuloy lang. Nagtuloy-tuloy lang po. And tutuloy-tuloy po. We have other projects with Neil, IN Squared, Viva. Co-produce po namin lahat. Po. Ayoko na po mag-direct. Semi-retired? Hindi naman. Hindi pa direct. Semi-retired. Gusto ko na po mag-ganchilyo sa hapon. Thank you so much, Direk. Patanong na natin si Tita Aster Amoyo na amoy ano pa, oh. Grapes. Dreams? Sa lahat ng female leads, no? Ilang araw kayo sa Bantayan Island? And then, I think, is this your first time na magkasama-sama sa movie? Ano ang inyong na-discover sa isa't isa? Ilang araw tayo? 10! 10 days po. Ako po, first time ko pong makakita ng ganong klaseng beach kasi lumaki po ako sa disyerto eh. Lumaki po ako sa... Ha? Di ba yung beach? Tama! Oh! Tama? Tama ba yung sagot ko po? Sorry, first time ko po kinakaban po ko eh. First time ko po ito eh. Ano po, describe ko po sila. Una po, na-starstruck ako. Actually, nung sinabi po yun, nung nalaman ko po yung project na to, pumasok po ako sa Viva kasi ang meeting po namin tungkol dun sa music video ko po, naluluha ako. Download nyo pa rin po. Tapos punta po ako kay boss. Tapos nabanggit po nila yung may project niya. Akala ko po joke lang. Kasi hindi ko naman po alam na ano. Tapos nung sinabi yung mga kasama, mas lalo akong naisip na joke lang. Bakit ako kasama? Ba't ganun? Nung nalaman ko, pinag-isipan ko mabuti, ah, pantanggal umay sa ganda. Sabi nga. Pero, ayun, yun, as in promise talaga, hindi ko po inakala. Tapos, na-starstruck po kasi ako sa kanilang apat. Sobrang, every time, nakikita ko na po si Yasi lagi. Sa mga events, pag kumakanta po ako, tapos siya din kumakanta siya, doon nakikita ko na siya lagi. Tapos, pag nung nagkakasama na kami doon, tapos ka-roommate ko pa si Andy Eigenman, noong unang gabi ko po doon, hindi ko po alam kung paano po ako matutulog. Kasi hindi ko alam kung nahumihilik ako. So basta yung, pag ako po personally, sobrang na-starstruck kasi talaga ako sa kanila. Walang etos o kung ano man. So, tulala lang din talaga ako. So, ganun sila. Pero sobrang approachable pala nila. Tapos mabait sila kahit medyo bullies. Pero bullies sila kasi mahal nila ako. Yun ang iniisip ko. Yun na lang. Next. Ay. Ako, ang natutunan ko, which is so delightful to find out that these girls, except for Kim, pero syempre ngayon kasali na rin siya, have been my friends even before I started working with them. But I never worked with them. It's my first time to work with all of them. So para sa akin, you know, normal, sanay naman ako pumunta sa taping at makalamuha ng mga iba't ibang aktor, ganyan. And what I found out about them is that they are natao rin sila katulad ko. Yan. At ang saya nun, kasi mas na-encourage ako at nag-enjoy ako na magtrabaho at makatrabaho silang lahat. Except... Woo! Yes! Ako, sobrang excited kasi nga, friends ko sila eh. Si Bellat, si Yasi, si Andy, nakasama ko na sila before. Pero syempre, kasi friend... Hindi, kasi tropa siya ng little brother ko eh. So parang winarningan ako ng kapatid ko, uy ate, nililigaw ng tropa ko yun ah. Sabihin mo naman sa kanya, sagutin na niya. Gumanan yung kapatid ko. Uy, press konto. Sabi niya, sabi na ang kapatid ko, ate, sabihin mo kay Kim, sagutin na niya si Beer. Kaya yun po. So pagdating ko doon, alam ko na eh, na happy lang kami, na parang workation. Parang kami nasa bakasyon pero nagtatrabaho kami, pero parang hindi kami nagtatrabaho. Ganon. Tapos, mas lalo pa naging tight yung ano namin, yung bond namin. Kasi, after na yung mag-shoot, tambay kami, tas kwentuhan, ganyan. Tas aasa rin namin si Kim. Bubuli sila, may kwento po tapos, ako. Tapos ibubuli namin si Kim, bubuli namin siya. Tas iiyak siya, ganon. Wawa siya dun eh. Sa island, pero ano po, happy, masaya. Explain mo naman kung bakit umiiyak. Huwag sabihin sinasaktan natin. Eh, kasi wala ako doon! Oh, wala pala kasi siya. Po,